para kami sa backlog. Ano mo yung nangyayari yung love story? Para pa kayo nangyayari? Sino ba ka naman? Si Paula, girlfriend ko. Paula. Na kini sa kay Paula. Ah, wala pa 1 year. Ah, 8 months. Filipina siya. Saan siya? Namit ko siya sa football. Yeah, sa open play. Naglaro kami. Yung open play, ibig sabihin, babae, lalaki, kahit sino pwede mag-join. So yung hindi mo kilala, kalaro ko yung football. Namit ko siya doon. Paano siya namit? Kalaro siya. Oh, tapos ako yung midfield. Okay. Siya yung striker, so pinapasa ko bola sa kanya. Tapos yung tao ko, may nakunang video. Tapos sabi niya, wow, first time ako may video na may naka-score kasi siya eh. First time ako may video na may score. Send mo ako. Sabi ko, hindi gumagana airdrop ko eh. Ano ba, ano kita, send kita sa ano, ano ba number mo? Tapos, yun, naging ano kami. Nakasundo kami sa mga, yung, siyempre, sa business. Tapos yung ang pinaka-importante sa akin, sobra ako na-touch kasi usually pag sinabi ko yung trabaho na, hindi ko nga alam bakit dito eh. Sa Korea, normal naman, proud ako sa daddy ko na taxi driver siya, yung mommy ko, yung house broker. Pero nung na-meet ko yung family ni Paula, yung parents niya, talaga super proud din sila sa trabaho ng daddy, mommy ko. Talaga sabi sa akin na yung tatay ni Paula na, Brian, simula na yun, ipupray din sila kasi ikaw kasama ka sa family namin. Iniisip ko yung daddy, mommy mo, parang kapatid ko. Ipupray ko din sila. So alam mo yun, yung talaga tanggap na tanggap ako ng kung sino ako, kung anong trabaho ng daddy ko. Hindi importante sa kanila eh. Ang importante talaga yung pakatao, pakatao ng pamilya namin. Kahit nakihiwalay yung parents ko, hindi yung importante sa pamilya na yung Paula eh. So tinanggap nila ako buong-buo. Tinanggap nila ako, importante din sa kanila, yung mommy, daddy, ako, may relasyon kami kay Lord. Lahat, okay. So super ang sarap pakiramdam na in-welcome ako bilang pamilya niya. So talaga super overwhelmed. Ang sarap sa puso. Ang sarap maging parte ng pamilya ng Pilipino eh. Di ba? Like tayo, kapamilya, sa Showtime. So na yun, yung isang pamilya ng Pilipino, tanggap ako kung sino ako. So, if you don't mind me asking, ilang taon na si Paula? Si Paula, ano na, 20. Ikaw? 32. Oh, malapit. 4 years. Sa South. Saan sa South? Korea. Hindi, South. Sa... saka sa... Laguna? Sa Alabang. Alabang. Ano bang work mo? Marketing siya sa... Publicis. Oh! Publicis. Yeah. Tapos naka 8 months na kayo? Yeah, 8 months. 8 months. Wala pang plano pa, no? Siyempre, ako, ayoko na magsinoy. Ako, may... Hindi ako mag-relasyon, hindi ako sa ganitong edad ko, 32, ayoko magkaroon ng love life kung wala ako plano. Hindi ko pipiliin siya, hindi ko, lalo na, hindi ko ipapakilala sa Showtime family, kila Mami Vice, kila mga host, na kung hindi, wala ako plan future with her. Kasi lalo na non-showbiz siya eh. Yeah, may plan talaga ako, siyempre. Napakilala mo na ba sa parents? Yes. Oh, nag-action nila. Oh. Siyempre, nagulat sila kasi first time nila, actually, in Korea, you never introduce to your parents. Once, if you really want her. So, nagulat yung magulang ko. Tapos, nagulat din ako kasi for, nagpunta ako sa Pilipinas, 18 years old ko kasi nakiwalay sila eh. Ngayon, alam mo yung feeling after 18 years, dahil kay Paula, nag-lunch kami apat with her sister, kasama ko din kapatid ni Paula. So, nandito yung, nasa harap ko yung daddy ko, mommy ko. Tapos nagla-lunch kami. Grabe, yun yung best feeling ever. Wini-wishy ko yun eh. Tapos natuloy dahil kay Paula. Yung alam mo, simple yung bagay. Pangarap ko talaga, buhay pa naman mommy ko, buhay din daddy ko. Gusto ko isang kahit mabilis kape lang. Pero nag-lunch kami.
So, ang sarap talaga, ang galing ni Lord talaga, answered prayer. Pero anong ano? Anong positive experience sa iyo? Yung siyempre, yung mas malalim talaga relationship ko kay Lord kasi dati tuwing parang hindi ako lagi nakupunta sa simbahan eh, every Sunday. Kasi Sunday lang din pahinga ko. Diba, lagi tayo may work Monday to Saturday. So usually Sunday, naggala ako eh. Pero ngayon talaga every Sunday, nag-church, mas malalim na relationship ko with yung nakaaral na ako yung Bible. Tapos ang sarap pakiramdam na talaga parte ng pamilya ng Pilipino eh. So nag-celebrate kami ng Pasko with her family. So invited din ako sa mga okasyon nila. So natutuwa talaga ako. Pero siya naman, anong influence sa iyo? Anong influence ni Paula sa iyo? Mas ano, aggressive na ako sa negosyo. Kasi para sa pag iniisip mo yung future, hindi bawal kang magtamad eh. Pag may pamilya ka, bawal kang magtamad, di ba? So sa excited ako sa future namin, kaya ako masipag sa negosyo. Pero ikaw, anong influence pala sa kanya? Siya? Lalo siyang bulol. Pag nagsasalita siya, akala ko lasing eh. Anong nangyari sa'yo? Nahawa siya sa... Nahawa ka na sa akin! Kaya lagi siya, ano siya, na... Tinuturoan mo Korean? Tinuturoan ko siya paano maging bulol. Kaya hindi niya ako maintindihan minsan. Tsaka madalas kami, ano, dahil sa kanya, mahilig siya sa concert eh. Kaya nanonood kami na... Ako naman, nanonood ako lagi concert ni Ate Ann, Mami Vice. Pero ngayon, nanonood ako Coldplay. Galing kami, ano, Taylor Swift. Yes, galing kayo. Oo, nag-Japan kami. Kamusta yun? Kaya, ano, na... English songs eh. Oo. Yeah. Dati hindi ako ano nanonood ng mga concert pero dahil kay Paula nanonood ako mga concert. Ano plano niyo sa Valentine's? Valentine's manood kami ano concert ni ano. I invite Paula with her parents. Apat kami double date kami sa concert ni Kuya Ogi at Miss Odette. That's right. Yeah, manood kami sa Valentine's Day mismo. Tapos kakain muna dito sa Pardo. Kasi pang Valentine's Day din eh. Q&A. Yeah. Q&A. Last na lang, Ryan. Paano nabago ako? Anong naging ano? Dahil sa pag-ibig mo kay Paula, your love for Paula, anong naging tingin mo sa pag-ibig? What is love for you? Hindi, kasi dati talaga, matagal na ako pinipilit eh. Gusto ko talaga maka-girlfriend. Sinusubukan ko naman talaga eh. Pero hindi ko nga alam eh, talaga honest ako, ginawa ko lahat, tapos nakaipon naman ako, eh wala, hindi na work eh, hindi na ko work eh. Hindi makasundo, pati yung mga, kung galing, siguro dahil Koreano ako, hindi ako tinatanggap ng family, o dahil ba, sinisikop pa yung magulang, dahil ba, sa Pilipinas, sa Korea, super proud ako sa daddy ko eh, taxi driver. Dito parang hindi ko nga alam ano ba problema eh, hindi naku-work. Pero may plan talaga sa'yo ni Lord. Kung destiny talaga, ang tunay talaga ng pag-ibig, talaga hindi ko hinahanap eh. By accident, tamang panahon. Talaga mamimit mo siya, makikilala mo siya. Tapos, ang payo ko lang mga tol, pag nahanap nyo talaga, alam nyo yung the wall, talaga huwag nyo siya pa, talaga, bigay, you have to talaga effort, bigay mo buong puso, huwag nyo siya pakawalan. Diba? Yun naman payo ko sa kanila. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Yung mga vocabulary. Vowels. I started. Every day, because with this holy soup, they talk in Korean, so I really was like, I need to learn Korean. Right. Same skincare. Ah, that's a good answer. Thank you. Nice to meet you. Enjoy.